So yun mga kapirata, talaga namang nakakagulat at nakaka-excite yung revelation na nilatag sa atin ni Oda ngayon sa chapter 1043. Well kung iisipin, hindi naman ito nakakasurpresa talaga dahil doon sa katotohanan na si Luffy ang protagonist ng istorya and eventually siya naman talaga yung tatanghaling legendary figure. Pero ano pa man, hindi pa din natin mapagkakaila na sobrang galing at astig ng build-up na ginawa ni Oda patungo sa punto na ito sa istorya ng One Piece. Sa video na ito ay magkakaroon lamang tayo ng diskusyon about sa aking mga idea na naiisip matapos ang ating review / analysis ng chapter 1043. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads. Sino nga ba si Joy Boy? Si Luffy nga ba si Joy Boy? Devil Fruit nga ba ni Joy Boy ang taglay ni Luffy ngayon? Ano ang koneksyon ng panel na nakita natin sa chapter 1043 kay Joy Boy at sa Devil Fruit Awakening ni Luffy? Yan ay ilan lamang sa mga tanong na pwede nating sagutin sa video na ito. Talagang ang nabigyan ng spotlight ang legendary figure na si Joy Boy during sa Wano Kuni Arc, kahit na nauna natin siyang nakilala noong Fishman Island Arc pa lang. Kaso dito sa Wano, mas unti-unti nating nalalaman ang mga maliliit na information tungkol sa kung sino nga ba si Joy Boy. At ang latest information na kinumpirma sa atin ay ang pagkakaroon ng relationship ng Elephant Walking Island na si Zunisha sa legendary figure na ito. Sinasabi na siya yung partner ni Joy Boy. At sa chapter 1043 nga, may napakahalagang pangyayari ang talaga namang gumulat sa One Piece community. Ito ay ang mga salita ni Zunisha kung saan sinasabi niya na nandito na si Joy Boy. Ito na nga daw yung pagbabalik ni Joy Boy sa mundo ng One Piece. Kasabay nito ay yung panel kung saan nakita natin si Luffy na nakahandusay na nakangiti habang merong mga natutunaw sa kanyang paligid. Nakakasurpresa nga yung pangyayaring ito. At base sa mga nakita natin na awakening ni Kid at Luffy sa laban nila, wala na tayong iba pang maiisip kung hindi ito na nga ang awakening ni Monkey D. Luffy. Bago natin mapag-usapan at mapunta sa awakening na topic ay subukan muna nating i-analyze yung mga linyang Drums of Liberation at ang koneksyon nito kay Joy Boy. Unang pumasok sa isip ko dito ay yung na-discuss na nating figure o isang tao na nagmula pa sa encyclopedia na ang title ay Things That Never Were, Creatures, Places, and People. Dito ay may in-include na ang mismong pangalan ay Joy Boy, isang West Indian character. Ilan sa mahalagang karakteristik ng Joy Boy na ito ay yung kanyang hilig sa mga party, sa pagsasayaw at yung kanyang connection sa mga slaves. Ayon pa dito ay sa bawat hampas niya ng kanyang tambol ay naiibsan niya yung problema ng mga tao, especially ng mga slaves. Nakikita nyo na ba yung connection nito sa chapter 1043? Idagdag pa nga natin dyan, ayon sa chapter na ito, idiniklara ni Kaido na magiging mga alipin niya or slaves niya ang lahat ng mga taga Wano country after niyang mapasurrender si Momonosuke. At ang Wano ay magiging isang giant weapon factory. At ang isa pa ay yung nabasa ko sa kanta na Bink Sake. Marami nang ang teorya ang kinonekta dito sa kantang ito. Pero sa ngayong topic, talaga namang applicable siya. Sa isang verse dito na ang sabi, "Now the waves are dancing, beat upon the drums. If you lose your nerve, this breath could be your last. But if you just hold on, the morning sun will rise." Dahil sa sinabi ni Zunisha na dumating na si Joy Boy, para bang yung verse na yan sa kantang Bink Sake ang nagde-describe nito. Location-wise, which is yung Wano country, base sa unang phrase na "Now the waves are dancing," kitang-kita nga natin kung gaano ito ka-connected sa mga alon sa Wano country, which is isa sa mga dahilan kung bakit hirap yung ibang mga pirata na makaakyat sa bansang ito. Then next ay yung phrase na "beat upon the drums." Naririnig na nga ni Zunisha ang beat na mula sa paghampas ng mga drums, tunog ng tambol na 800 years ago na yung lumipas noong huli niyang narinig. Pagkatapos diniscribe din sa sumunod na linya na "if you lose your nerve, this could be your last breath." Yung pagiging determined ni Luffy, kung saan nakita nga natin kung paano niya pigilan na lumabas yung hangin sa kanyang katawan sa chapter 1042. However, dahil sa nangyaring pag-interfere, natalo siya. At ang sumunod na linya ay yung "the morning sun will rise." Walang iba akong naiisip kung hindi tumutukoy ito sa paglitaw ng Sun God. Walang iba kung hindi si Sun God Nika na mas kilala bilang si Joy Boy.
Bukod pa dyan, maidagdag ko pa, meron nga libro na ang pamagat ay Drums of Liberation. And yung istorya nga ng libro na yon ay tumutukoy sa pagkakaroon ng slavery sa mundo, especially yung mga African people. So yun nga, ibig sabihin nga nito, finally, nireveal na din sa atin ni Oda na ang tunay na Joy Boy ay walang iba kung hindi rin si Monkey D. Luffy. Pero paano kaya iyon nangyari? Well, malamang ay alam nyo na yung theory na ito, and talaga namang kumbinsido ako na ganito yung magiging dahilan. Iyon ay ang theory tungkol sa pagpapasa ng will sa pamamagitan ng Devil Fruit abilities. Remember kung paano ginamit na evidence yung pagpasa ng Devil Fruit ni Ace kay Sabo, na ganun din ay naipasa din yung will ni Ace kay Sabo. Pero yung tanging argument lamang sa theory na ito na naiisip ko, magkocontradict nga ito sa isa pang example, ang pag-inherit ni Blackbeard, o sabihin na natin pagkuha ni Blackbeard ng Gura Gura Nomi mula kay Edward Newgate. Pero hindi niya naman nakuha yung will nito, or hindi naman naipasa yung will ni Newgate kay Blackbeard. Hindi pa nga malinaw kung yan nga ay posible, pero naniniwala ako na dahil ang Gomu Gomu Nomi nga ang Devil Fruit ng taglay ni Joy Boy dati, naipasa niya yung will niya kay Luffy sa pamamagitan nito. Ito nga yung magpapaliwanag kung bakit sinubukan ng world government na mapasakamay yung Gomu Gomu Nomi. At ito nga rin yung kanilang tinutukoy na Devil Fruit na ilang daang taon na din nilang hindi nakikitang na-awaken ulit, at binigyan pa nila ng ibang pangalan. At ang masasabi ko lang dahil dito, ito ay isa sa posibleng rason upang bumalik si Joy Boy sa mundo ng One Piece. Iyon ay sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang dating Devil Fruit na hindi nga nagawa ni Roger dahil huli na yung lahat at meron din siyang sakit. Kung kaya't ito ay hinanap ni Shanks dahil posible na sinabi ni Roger kay Shanks ang tungkol sa Devil Fruit na ito. Na malamang pa nga sinubukang ipreserba dapat ni Shanks hanggang sa makita niya sana yung anak ni Roger na si Portgas de Ace para ipakain nga doon. Ngunit aksidente itong nakain ni Monkey D. Luffy. Ganyang senaryo yung naiisip ko. Remember kasi na sinabi nga ni Roger mismo sa panel na ito na ang anak niya nga daw yung makakahanap ng One Piece. Ibig sabihin iniisip din ni Roger na si Ace yung magiging susunod na Joy Boy dahil kakainin nga ni Ace yung Gomu Gomu Nomi. Pero hindi nga ganyan yung nangyari. Naisip ko lang naman yung senaryo na yan. Malabo siya kung iisipin, pero why not, diba? Now pag-usapan naman natin yung awakening ni Monkey D. Luffy. Base sa sinabi ng mga Gorosei, ang Devil Fruit na binanggit nila ay hindi yun ang totoong pangalan nun. Kung ito nga ay yung Gomu Gomu Nomi, malamang hindi Gomu Gomu Nomi o Rubber Rubber Fruit yung pangalan nito. Gayun din naman yung description ng kanyang kapangyarihan pag nagkataon. Kung pagbabasihan yung pagiging rubber ng ability ni Luffy at yung sinasabing awakening na nangyayari sa kanya ngayon, which is nakita naman natin sa pagtunaw nga ng mga kung anuman kung buhok man ito ni Luffy, lumalabas tuloy na parang nagtataglay siya ng Logia ability. Katulad na lamang ng Devil Fruit ni Katakuri na isang paramisha o special paramisha, pero may Logia properties. Isa marahil sa dahilan ng pag-trigger ng kanyang Devil Fruit awakening, kung tatanggalin natin yung idea na ito ay dahil sa paglitaw ni Joy Boy, posibleng dahilan nito ay yung lumalaking apoy ngayon sa Onigashima. At dyan na nga natin iku-conclude yung ating discussion ngayon. Sa susunod na video ay pag-uusapan natin ang naisip kong diskusyon about kay Luffy ulit, pero ito ay may connection naman sa ano nga bang gagawin ni Sabo ngayon. So ano nga ba yung masasabi nyo, mga kapirata? Maraming salamat sa panonood. Paalam!